tayo sa bahay nung nanay ko. Kasi we'll start working on my previous bedroom. I'm just waiting for my team para tulungan nila ako. Ito yung garden namin. Tapos my bedroom is outside the main house. The main house is that side. So parang 2013 kami lumipat dito. 2 years after college, lumipat na ako sa Laguna. As you can see, natanggal na namin yung dating flooring kasi sira-sira na siya eh. Dati kasi itong laundry area, pinadagdagan ni mami ng second floor. So, taas yung laundry. Then, bumili ako aircon from automatic center. Ang mura lang ito eh, ang 25,000 including na yung installation. I'm planning to install something here kasi hindi siya nakaplano. Ang pangit nito. Medyo takaw oras kapag pinatik-tik ko pa yan para lang italo. Ayan, dati freedom wall yan. Ito yung mga nakasulat. Every time may friends ako coming over, nagsusulat sila ng mga quotes nila. Marami yan. Halos lahat ng closest friends ko na nakapunta dito sa bahay. Meron sila dyan. So, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dito. Tapos, meron din akong screen. Ayan. Kasi dati, ito, kita niyo tong cabinet na to. Buo yan. Para it separates this part to my bedroom. Kasi ayoko nang may access ako sa screen. The reason why, hindi ako makatulog. Eh, nag-aaral pa ako. So, nung pinagawa ko to, sabi ko, gusto ko pag bed lang. Tapos ito, closet ko. Tapos, parang secret entry siya papasok ng bedroom. Pero now it's removed. I'm planning to remove this as well. Kasi gusto ko naman baliktad. So, from here, yung kama to view the screen. Ayan. At saka ano, hindi rin kakasya kasi yung kama is queen. Kapag dito ko siya nilagay, wala kang dadaanan kasi may column. Alam ko ito may column din. Kasi if pag ganun yung bed, sikip din kasi sakto lang to for a double size bed. Eh, queen yung binili ko. Siyempre, dalawa namin yung kid, diba? Kasi yung CR, baka hindi ko na masyado pa renovate. Papalitan ko lang yung ilaw, tsaka yung shower. Yun lang. Kasi nga, habi ni mommy, in a span of 2 to 3 years, she plans to demolish the whole house. Including this part of the house, to build a new one. Kasi nung na-acquire naman to nung mom ko, i-renovate lang namin. So, through the years, dumadami yung sira. Eh, nakakapagod din mag-renovate. So, we decided, the both of us, na to build na lang a new house. Tsaka smaller house. Kasi sobrang, hindi naman malaki, pero ang dami kasing room. Kasi hindi naman nagagamit. Tsaka ang hirap maglinis. Ako rin eh, sabi ko, pag nabenta namin yung bahay sa Laguna, gusto ko lang ng malaking lot, tapos may maliit na bahay. And, kita nyo, dating may tiles, kasi nga, laundry area to before. Yung ilalagay ko dito is laminated pa rin, pero lighter tone naman. Tsaka galing yun sa previous project. So, yun. Majority ng mga gamit na gagamitin ko dito, puro recycled. So, tulad ng flooring, galing siya dun sa SMO na ako na project. Diba, meron akong dinemolish. Eh, hindi naman kailangan ni client yung laminated flooring kasi if they plan to build another store, hindi na magpapantay yung colors kasi it depends on the size. So, I was able to acquire it. And then, yung mga ilaw din nila. May mga parts sa ilan lang naman nalagay ko dito eh. Actually, may tiles nga rin ako eh. Pero gastos na masyado pa pina-tiles ko pa. Tingnan natin ko anong kakalupasan itong aking kwarto dati. The reason why pinapagawa namin to eh kasi nga nakikitulog kami palagi dun sa mom ko or sa sisters ko. Most of the time lagi kami nandito kasi libre pagkain. So, ayan, nag-start na sila mag-renovate. Ito yung mga galing sa SM Aura na mga flooring. So, may gas na rin siya. Pero, pwede ko naman siyang ipa-sanding afterwards. So, medyo marami yung changes na nangyari. So, supposed to be, wala na yung cabinet na yan. Kasi nga, dapat dun yung bed ko facing this, itong side na to. Kaso, upon checking, mayroon pala siyang column doon na mas makapal doon. So, hindi pwede. So, hindi din kasha dun yung kama kahit anong orientation namin. Hindi siya kasha. So, we decide na dito na lang yung bed. Yung projector screen ililipat dun sa dulo. We will make another cabinet here on this side na lagayan ng gamit. So, ito, left side, lagayan ng closet na maliit. So, itong divider, ililipat yan dito. Tapos hanger na yan. So, dun sa kabilang side,
yung top side, dun yung mga DVDs, whatsoever, basta dun yung sa side na yun. Para din matakpan yung breaker. And then, that side could be an office or whatsoever. Ano rin. Tingnan natin kung anong kalabasan. Galing ako kanina na Home Depot sa Manila Bay, kaso sarado na pala. Eh, dun ko binibili yung gusto kong ilagay sa wall. After ko dun pumunta ng Home Depot, sarado pala, pumunta ako ng sinduk si Bettina. Nagpakairo lang kami sa Alabang, and then didiretso kami ng HMR tsaka Home Depot in Nuvali, and then kapag may mga nabili ako, ipapapick up ko na lang bukas para hindi ko na ikakarga dito sa kotse. Sabay na nila kasi yung warehouse namin malapit lang sa Santa Rosa. So yan, nasagtapit kami nun, so baka mag-dinner lang kami nila Nikki tsaka ni Ate Bea. So yun na kami na Bettina, si Nikki tsaka si Bea. Inaasikaso pa nila yung wedding. Silang dalawa yung busy. Actually, hindi pa nga ako nag-RSVP sa wedding niya. Anyway, pupunta na kami ng Nuvali. Mag-HMR muna kami. Kasi kailangan ko ng bedside table, dalawa, para sa kwarto. Tapos tingin tayo kung ano din meron. So, dito na kami sa HMR. Naghanap na side table. Asan side table, be? Malaki yan! Nandito tayo sa Mandao, eh. Iniisip kong wag bumili ng ganyan. Kasi hindi rin naman siya ganun katibay. Sa ilalim niya, pag tumayo ka dyan sa bed, masisira yan, eh. I should know kasi. Pero nakatempt bumili. Iniisip ko lang kasi bilhin yung parang pinakalagayan lang ng bed. Pero tingnan natin. Ito pwede itong bakal. 7.2 lang. Cute pa. Ito yung lagayan ng bed. So, ito yung ginagamit kapag gusto mong mag-custom-made ng frame. So, pansinin niyo wala siyang backing. Sa hotel, ito yung madalas na ginagamit. Tapos yung wall mo may design. So this one, for a queen size, 60 inches by 78, it's 6,650. So pag member ka, less 20% pa. And then the mattress na itong Flex Comfort. Ito yung ginamit namin sa guest bedroom, eh. 60 by 75, it's 13,950. Yung 8 inches na thickness, which is yung kakapal na. So iniisip ko, magagamit ko siya kapag, kunyari, hindi ko bet yung frame, at least, makapagpagawa ako ng bago. I think yun yung smartest choice na hindi bumili ng bed frame kasi yung mga ganyan sirain din yan, eh. Kasi nga hindi naman ganun ka-tiba yung quality niya. Pag tinalunan mo yan, sira ka agad yan. Kaya si mami, lagi niya sinasabi sa akin, pag magbibili ka ng yung mga long-term furniture, kailangan real wood talaga para tumagal kasi iba yung strength ng mga kahoy. So yan, so bibili ako mattress, bibili ako nung frame, and then titignan ko kung may couch kasi kailangan ko rin ng couch dun sa kwarto. So today is Thursday. Ito na yung progress namin. Finishing touches, hopefully by Saturday tapos na. So ayan, nilipat na yung ceiling fan. Okay na rin lahat ng flooring. Natakpan na yung freedom wall. At ayun na rin yung cabinet. Yung projector, nakaharang siya dun sa pinto ng CR kasi para lang gitna siya dito kapag nakahiga ka sa kama. Ayun, itong wallpaper, galing yan ng Wilcon. 300 ata yan. Tapos, magpapalaminate ko yan. Tapos, ito baka hindi na, pintura na lang. Ang nakalaminate is itong pinto. Yung binili ko na laminate, kakulay nung flooring para dun sa pinto nung mga cabinet. Ito yung shelves ng cabinet. Gusto yung kulay, no? Kahit pa paano magkaparehas. Tapos, bumili ako ng mini ref. Actually, hindi ko siya binili. Ginamit ko yung points sa SM. So, parang 4 years ko siyang inipon. Meron ako 6,000 points. Ito, 4,995. Yung business kasi ni mommy, manufacture sila ng office furniture. So, ito, 40 nila talaga to. So, ito, ginagawa to sa warehouse. Kakabit lang dito. Bukas na lang, buwag din na
ngayon ipapakita ko sa inyo yung old bedroom namin. So medyo may ingay kasi mahangin. Ito na yung result after nung mga pinagbibili ko the past few months. And then some of you were asking kung nasaan kami during the quarantine and wala kami sa bahay. It's because nandito kami sa Parañaque, sa bahay ng mom ko. And good thing natapos na yung bedroom renovation namin. Kasi the past few months, every time na bumabalik kami ng Manila, nakikitulog lang kami sa bedroom ng mom ko or dun sa sister ko. Pero right now, I decided na i-renovate na lang yung kwarto. So, before, ito, ganito na itsura ng exterior niya before. The reason why kung bakit nasa labas yung kwarto ko, nung lumipat kami dito, supposed to be sa taas yung kwarto ko ng main house. Kaso, ako yung anak na maraming guest. As in, papakita ko sa inyo yung pictures na sobrang dami kong bisita dito every weekend. So, since nasa labas kami, hindi kami nagkukos ng ingay sa loob ng main house. But now, I turned it into a smart bedroom. So, voice command siya through Alexa from Amazon. So, I'll be teaching you as well kung paano gamitin si Alexa. This has been made by our company, which is J&B Builders. J&B Builders is the construction company and maintenance company that I started noong August 15. And then we had 6 days of free time. Tapos mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga nireuse namin from previous projects. Kasi we did the demolition, so we used the flooring. And then we also turned this bedroom into a smart bedroom. Ibig sabihin, smart voice command siya through Alexa. And parang ito, pakita ko to sa inyo, sample. Parang ganito, Alexa, night time. Thank you, Alexa. So, ito yung tsura niya sa gabi. Kaya masarap tumambay dito at night. So, buksan na natin yung ilaw. Alexa, daytime! Oh, so, di ba? Ayos? So, yun yung tsura niya sa gabi. Kapag nighttime, ganun yung vibe dito sa labas. Kaya mas magandang tumambay dito kasi meron akong friends na smoking. Para sa dito lang kami nagsiset-up sa labas madalas. Napaso, nabili ko yan sa New Valley. Tapos hindi sa amin yan. Ibabalik ko yan sa kliyente. Napasok tayo! It's a smart bedroom, so voice command lahat. Tulad nito, Alexa, turn on bedroom. So yan, pati aircon, yung diffuser, na-on din siya. So ito na yung bedroom. Bago ko explain sa inyo kung saan ko binili or saan ang galing, pakita ko muna sa inyo kung anong itsura nito before. So meron akong mga previous photos na in-upload sa Instagram na ipapakita ko sa inyo kung anong itsura nitong bedroom na to. So itong kwarto na to, this side used to be a receiving area and movie room ng aking kwarto. Pero ngayon, dahil hindi kasya yung kama ko, dun sa original na pwesto na gusto ko, dito ko na nilagay kasi wala na naman choice. And the flooring, yung parang bamboo toned na flooring, galing yan sa project namin sa SM Aura kasi we had a project na demolition, so for disposal na, and then we were able to save a few pieces ng flooring nila. Tapos dito ko pinalagay kasi maliit lang naman yung kwarto. Kung mapapansin nyo kung ano yung mga kulay itim, those are speakers ng DVD player kasi nga dati nga itong movie room. Dati, doon nakalagay yung screen ng projector. Pero since the bed is facing that way, nilipat na namin sa kabilang side. And then pinadagdagan ko ng cove lighting. Dati mahilig kasi ako dun sa mga yung nadidim na ilaw. Kasi pinapalitan ko na siya ng LED na ilaw. Pinadagdag ko rin tong ceiling fan from Wilcon. Parang 4,000 plus yan. Kasi at in the morning, buksan ko lang lahat ng windows. I-open ko yung mga kortina. So, tapos buksan ko lang yung ceiling fan, enough na parang nasa resort kasi nga nasa garden lang naman ako. And then that one, yung side table, naghahanap ako ng isa niyan kasi dapat isa kami ni Nikki. Kaso sa HMR, isa na lang yung available, 1499 yan.
ito, sa HMR Santa Rosa ako nabili. And then, ayun si Alexa, yung diffuser, galing yan sa isang guest nung sa wedding. And then, yung cortina, galing yan sa Divisoria, binili namin ni Nikki. Yung cortina na to, luma na yan. Yun lang yung bago. Binili namin parang 400 pesos isa. Isang ganun. Iniba ko na yung kulay kasi nga wala kaming bed frame. So, yan. So, ang binili ko lang sa Mandawis, itong carpet, yung pinakakaha nung kama, yung mattress, comforter, yung 40 by 40 pillows. And then, if you get a membership na for 700 pesos, you get 15 to 20% discount sa kanila. Then, so, sa kabilang side naman tayo. Dati kasi yung projector ko, branded na Acer. Tapos kahit malapit, malaki yung screen niya. Tapos nag-auto-adjust siya para magpantay sa screen. Pero ngayon, yung nabili ko sa online, parang 5,000 pesos, hindi siya nagpapantay. So, tapos maliit lang siya kasi nga, lapit lang yung distance. Tapos nakatago siya dun sa taas. So, napapansin nyo, parang hindi finished yung wall. Tapos, iba yung kulay nito. Kasi, nung sa 6 days na ginawa na nung team ko to, tapos na lahat to na pinturahan except for the ceiling. Nung kasi may project din kami, so 6 days lang talaga yung allowance namin to do this bedroom. So napinturahan na siya ng originally, ito yung original na pintura ng wall. Tapos tinext ko yung nanay ko, sabi ko, ma, hindi napinturahan yung kisame. Tapos, hindi rin na masilihan yung kisame. Papinturahan na lang ako ng puti kapag nag-install yung mga tao mo for the cabinet sa kanong pinto. So, nagpapunto siya ng dalawang tao for a day. Ang ginawa nila, pinasilihan yung kisame, tapos pininturahan. Dinama yung wall. Kaya naging puti yung wall, tapos hindi natapos kasi nga isang araw lang yung naging allowance to do it. Pero okay lang, nandito na yan. Mag-suggest kayo kung anong gusto nyong kulay ng wall, yung ipapalit namin ni Nikki for the wall. Kung ano yung... Pero, niisip ko ibalik yung dating kulay. Wala lang time ngayon. And then, dapat may sofa rin ako dito, pero nire-reupholster pa. Yung dati kong sofa sa kwarto, pinare-reupholster ko ng puti. Dito siya mapupunta. Right now, kung napapansin niyo to, ito kasi yung mga pieces na nanggaling sa Freedom Wall. Kung nagtabi ako ng mga... Ito galing kay Lulu. If you can make them stop, at least let them entertain you. Okay, bakit ako natutuhan nito? Simula nung pumasok siya sa PBB, may photo kasi ako sa Instagram na naglilinis ng kwarto. Tapos, siguro yung mga fans, tinitingnan ko sino yung mga relatives or closest kay Luke. Nakita nila yan, tapos zinom in nila, tapos kinat nila, tapos pinost nila sa Twitter. Tapos nagulit ako saan nanggaling. Yun pala, galing sa photo ko na naglilinis ako ng kwarto. Ito ay nahanapan ko pa to ng pwesto. Gusto ko kasi siyang nakalagay sa wall. Pero gusto ko muna lang palagyan ng frame na maganda. Yun lang. Tapos ito, entry na to sa CR. Sa taas yung projector. And then that's it! So ito yung sinasabi ko. Since facing yung bed dito, kasakto, puti rin naman yung wall. Hindi ko na binababa yung projector screen. So yun na yung piniplay namin. Dito kami nanonood ng Netflix. So madalas pag nandito kami ni Nikki, nagre-relax lang din talaga kami. Dinesign ko siya in a way na para kaming nasa hotel. Kasi kompleto naman. Meron kaming fridge, may microwave, may popcorn kami dito, may coffee. So yun. Tapos yun, nagti-Netflix lang kami madalas pag nandito kami sa bahay. Tapos medyo malawag tong area na to. Every time na may nag-sleepover, mga friends ko na within the area, lalatag na lang kami dito para sama-sama kami. So, ito naman yung sa kabilang side na hindi kita doon sa camera. Anyways, meron kaming maliit na console table dito. Ito, galing to sa parents ni Nikki. Tapos, gusto ko siyang i-restore kasi magsarado na yung hardware because of the quarantine. So, I'm planning to do a DIY video how to restore a wood console table. So, luma na kasi ito eh. Gusto ko siyang i-varnish, tanggalin yung paint stain, ayusin yung sa pull-out kasi na maganit na siya or parang kumakapit na. Pero dito, nakalagay dito yung mga pagkain namin. May popcorn, may biscuit. Pag nandito kasi kami, syempre pag nanonood, kain na kami ng kain. May coffee maker, may microwave, mugs. And wedding gift din to, so ginagamit namin Mr. and Mrs. B. Ito rin, yung lagayan ng tubig, galing lang dito sa, may nagbigay sa wedding. Itong lagayan nung pods. Ito. Sa crate and barrel ko ito nabili pa. 500 pesos. Decide ako maglagay ng maliit na F dahil at night, kapag matutulog na, sinasarado kasi yung main house. So, wala kaming access para pumasok sa kitchen. So, pag nauuhaw kami, ang hirap. Yun yung struggle ko nung dito pa ako nakatira. Kaya nalulit ako. Sabi ko nga, maglalagay ako ng maliit na fridge. Ayan, doon ako na. Ito, binigay lang din to. Yung coffee maker na Nespresso, regalo.
Okay, may story din yan. Number one, nakikita nyo ba yung carpet? Kasi nung one time, nagpunta ako sa office ng mom ko. Nandun yung mga relatives ko. Tapos in advance, nagpasalamat ako sa kanila. Tapos sila, nag-wonder sila, bakit ka nagpapasalamat? Kasi sabi ko, may mga binili ako para sa kwarto ko na sisingiling ko kayo. Tapos, well, happy enough, binayara naman nila. So sa kanila galing yung carpet, half nung Nespresso machine, sa kanila rin ang galing. And then, yung smart switches na wala pa kasi hindi pa dumadating. Na-hold na ata sa cost or whatsoever. Na-hold yun kasi in-order ko yun sa Lazada. Anyways, si Nespresso, may tip ako sa inyo. Every February, mag-carousel kayo or OLX. OLX noon eh. Bakit? Kasi kapag December, may mga companies na nagpaparaffle tapos ang daming nananalo. And then, ito sa HMR ko binili yung frother ng milk. Tapos nakakatawa. Kasi meron akong hindi ko na napatanggal yung screw for a painting. Dati kasi may malaki akong painting dito na sa taas ng kama ko. Hindi ko napatanggal. Tapos sakto, yung best man ko, niregaluhan kami ng sketch. Which is ito na yun. Noong picture namin ng wedding ni Nikki. So, diyan ko na nilagay kasi may nakapaku na nagaya ng frame. So yan, ito yung buong kwarto namin na pakita ko na sa inyo. Sorry if it's not finished, 100% complete. Dapat kasi ang style ko nito, i-voice command ko lahat. Pero hindi kasi dumating yung mga smart accessories na in-order ko through Lazada. Kasi nga, na-hold yung shipment. Hindi ko na maintindihan kung ano nangyari. Pero dun, ang estimate arrival parang April 15 pa. And that's kung kailan matatapos yung quarantine. Pero feeling ko, mas tatagal pa. In order to use Amazon, you need to order kasi smart switch, smart outlet, para makontrol mo yung ceiling fan, yung ano. Pero ngayon kasi nakokontrol ko pa lang yung aircon, yung diffuser, tsaka yung cool lighting. So, pagdating nila, I'll do another video kung paano i-set up si Amazon, tsaka yung kung paano i-install, tsaka kung saan binibili yung mga smart switch. So, yun lang. Ito na yung overall na kwarto namin. Ginawa ng team namin within 6 days, kahit kulang-kulang, okay lang. Kasi sobrang satisfied kami kung ano yung kinalabasan, kung ano yung naging theme namin. Pero as in talagang biglaan lahat ng to eh. Kasi yung mom ko, she decided na ipapademolish na yung buong bahay to do a renovation. Pero ako yung nagpumilit na marami akong extra pieces, baka pwede kong gawin yung kwarto bago kahit magpa-renovate ka sooner or later. At least meron kaming kwarto kasi nakikitulog lang kami sa kwarto na or sa kwarto ng sister ko. Pero now, we have our own space. Maraming salamat for watching my videos. Kung meron pa kayong gustong i-upload ko or gawin ko, just make a comment down below. And huwag niyong kalimutan i-hit yung bell button tsaka yung subscribe. Parang awan niyo na mag-subscribe na kayo. And then, I'll be doing a lot of DIYs. I'll be sharing with you some of our projects na nagawa namin as a team sa JNB Builders. And we're still starting. I mean, itong channel na to, gusto ko sana i-share sa inyo lahat ng tips kung paano makakatipid or doing builds or doing pagbibili na mas mura or style. Marami, I have a lot of those na gusto kong i-share kasama na dyan yung pagtitipid namin ni Nikki on an extreme level. So, yun. Let me know kung ano pang kulang. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Kanina pa ako pinapag-i-literate Nikki dito. So, maraming salamat, and once again, don't forget to hit that subscribe button. Thank you very much. Bye! Bye!